Naglibot ako sa buong Kamaynilaan, lahat ng gali, kanto, kalsada, ay kaakitaan ng mga pumapasadang kuliglig. Isang dekada na halos sumarangkada ang mga kuliglig sa Kamaynilaan, kahit na maigpit ito ang pinagbabawal ng ating batas trapiko. Noong nakaraang isang taon, nang desisyon ng mga kawaninang batas trapiko na tanggalin ang mga kuliglig sa Maynila, ngunit hindi pumapayag ang mga kuliglig driver at umantong sa sakitan ang nasabing pagpoprotesta. Si Albert Bergumar, 32 years old, isang kuliglig driver dito sa Divisoria. Bakit kuliglig yung napiling niyo pong alam ko? Pinili ko si maging kuliglig driver para nang sa ganun, hindi naman ako masyadong pagod sa paghahanap buhay. Isa pa, bago pa naman ako maging kuliglig driver, dumaan ako sa pagiging cycler boy. Yung padjak lang. Hirap kasi nung padjak eh. Bibira ka lang mga pagpandar ng padyak na maayos ang pagkagawa, ang pagkakaudor ng mga bawat pyesa. Kasi minsan merong padyak na kahit tao lang sakay mo, walang karga, mabigat eh. Hindi ka gaya merong iba naman na maraming karga, may kasama ng tao, magaang padyak. Yun, naging ano ko ng kulig drive para hindi naman ako masyadong pagod sa paghahanap buhay. Yung biyahe ko pong kuliglig ay inuupahan ko lang po. Pamitki po ang boundary ko kada araw. Gano'n ka nakatagal kung kuliglig? Sa tagal na naging kuliglig driver ako sa Divisoria, umabot pa lang ako ng 6 na taon. Kani pamasahe ng kuliglig? Dito naman eh, sa Pasay naman ng kuliglig eh. Iba-iba naman bayad eh. Yung mga taong na hindi pa nasusunod yung Divisoria mo eh, magkano lang yung pinakambaman na tanagap namin bayad, 20 pesos. Sa inyong ano, madalas yung ruta? Araw-araw naman, iba naman yung pinagpapasadaan namin kasi siyempre, bibira lang yung pasero na nagkaatugma kung saan pwede mong matid. Meron kang pasero na yati sa Avenida. LRT, meron kang mahatid sa Quiapo, isang Capriz. Isaan-saan, masasakot ng Kamaynilaan, maihahatid namin. Paano yun pag ano, umulan, tsaka bumaba? Kapag ano naman, yung ulan, yung mga pagba, hindi naman po natin maiwasan yan kasi lahat naman ng ano, buong Kamaynilaan naman. Kapag ba naman, hindi naman talaga sa totally nakakatulong yung anong kulilig. Pero minsan, kahit na ano, naiiyano mo siya kasi hanggang kaya naman yung ng kulig, may ano nyo, wag lang mababasa yung pinakakalagit na may hatid nyo yung pasero. Ngayon, meron namang lugar dito na binaba, kalahating katawan ng tao, hindi na namin pwede kahapin yun. Yung pasero, bali ginagawa na lang namin, pinakikusapan na lang namin na kung maaari. Ilalapit na lang namin sila sa lugar na mas malapit sa pupunta nila. Para sa ganun, hindi namin sila maabala kasi kung pipilit namin, hindi rin namin kakayanin talaga yun. Talagang lulubog at lulubog yung makina, hindi naaandar yun. Kasi mapapasukuhan ko ng tubig. Anong oras kayo pumapasada? Tumarating ako ngayon. Sa ngayon, wala nang okasyon. Tapos na yung December. Sa ngayon, tanghali na ako. Pinakamagang dating ko rito. Pinakamaga, alas 9, alas 10. Tapos, abuti naman ako ng pag-uwi. Pinakagabi na siguro yung hanggang alas 7 ng gabi. Bago ko umuwi sa amin. Ano yun? Pagkakakain ka, umuwi ka pa sa inyo? Pagkagabi, uuwi na ako. Pero mula umaga hanggang tanghali, dito na ako magtatanghalian. Hapunan din na po sa bahay. Kasi kasabay ko po yung pamilya ko, yung anak ko, pati yung asawa ko. Kasabay ko na po sila din ako naghahapunan. Pero minsan naman, kapag kasama ko naman sila, minsan sabay na kami naghahapunan. Pero hindi rito din na malapit sa amin para pag uwi namin, konting pay nga, tulog tapos pinabukasan, hanap buhay ulit. Ayon kay Albert, mas pinili niya itago na lamang at huwag nakunan ng mga argumento ang kanyang pamilya. Para na din daw sa ikatatahimik ng mga ito.
sa mundo, anong tunay na kailangan? Ang magpakasarap at magkamit ng kayamanan. Anumang kayamanan, akala mo'y wala hangganan. Darating ang panahon.